Mistula nagkalawa sa gitna ng Salus Road sa Pasay. Matapos bumigay ang bahagi nito at nagkaroon ng malalim na butas. Halos 10 talampakan ang lalim nito at ang tubig doon pinagtulungan ding mahigo. Mula sa Pasay, nakatutok live si James Santos. Ivan, Pia, pinaiiwas muna ang mga motorista na dumaan dito nga sa bahagi ng Salus Road sa may bahagi ng Villamor Air Base Gate 3 eastbound lane dito nga sa Pasay. Ito'y matapos may makitang malalim na butas sa kalsada ngayong araw. Ganito lang ang butas sa bahagi ng eastbound ng Salus Road sa Pasay City. May tila crack pa sa paligid. Ayon sa MMDA, una nilang napansin ang butas alas 6 ng umaga kanina. Sa mga susunod na litrato ng MMDA, tila unti-unting bumabagsak ang bahagi ng kalsada. Hanggang sa tuluyan na itong bumigay at lumaki pa ang butas. Around 8 o'clock, hindi na kami nagpadaan ng sasakyan. Malalim na po yung lubak niya at saka may lumabas na tubig. Kaya na-alarm na po kami. Ni-report namin sa 400 base at saka sa metro base para ma-close na yung kalsada para hindi na magpadaan. Ayon sa mga naunang rumisponding taga MMDA, halos 10 talampakan ang lalim ng butas sa tapat ng Villamor Air Base Gate 3 sa Pasay. Ang bahagi ng Salus Road na nagkaroon ng butas, dinaraanan ng mga galing Naiya at papuntang Bonifacio Global City o sa West at East Service Road. Tumutulong ang mga tauhan ng Skyway at ginamit ang kanilang vacuum truck para mahigop ang tubig sa butas. Ayon sa DPWH-NCR, inaalam pa nila kung may kinalaman ng tubo ng Maynilad sa pagkakaroon ng butas sa kalsada. Pina-verify ko na yan sa staff namin. Nakita nga nila yung butas na yan na may tubig. Pero nataon na wala kaming project sa lugar na yan. Kaya tinitignan namin kung yung isang water company sa kanila yan. Ko-coordinate namin sa kanila. Pasado alas 2 ng hapon, dumating ang mga tauhan ng Maynilad. Isinara nila ang isang valve para matigil ang pagtaas ng tubig sa butas. Nagsagawa na rin sila ng dewatering sa butas at hinanap ang pinagmumulan ng tagas. Patuloy ang pakikipag-ugnay ng Maynilad sa MMDA para maisaayos ang butas. Binuksan ng MMDA ang westbound lane at nagpa-counterflow para sa mga motoristang galing sa Naiya Terminal 3. Nakikipag-ugnayan na rin ang DPWH-NCR sa MMDA sa rerouting ng mga motorista sa Salus Road na araw-araw ay dinaraanan ng halos 14,000 motorista. Ayon kay Jen Rufo, Corporate Communications ng Maynilad, habang kinukumpuni ang tagas, 5 nakapaligid na barangay, ang mahina o walang tulo ang gripo hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Magrarasyon naman daw sila ng tubig sa mga apektadong barangay. Pia Ivan, nakabantay ang mga tauhan ng Maynilad at MMDA dito nga sa Salus Road, dito nga sa may malalim na butas. Ina-assess kung gaano kakalaki at lalim yung butas dito sa bahagi ng Salus Road. Pia Ivan. Jamie, may nagsarang lane bali dyan. Kumusta naman ang dali ng trapiko? Ivan, sa mga oras na ito, nagkakaroon ng bahagyang build-up yung mga sasakyang nang galing ng Naiya Terminal 3 na gumagamit itong westbound lane at counterflow lane. Nagkakaroon kasi ng embudo, Ivan, pagdating dito nga sa may Villamor Air Base Gate 3. Pero nakaantabay naman yung mga MMDA personnel para antabaya, maalalayan yung mga motoristang gumagamit nitong westbound lane at counterflow lane dahil sa pagsasara nitong gitnang bahagi ng Salus Road dahil dito sa malalim na butas, Ivan. At kailan daw inaasahang maayos at mapapadaanan ulit sa mga sasakyan, Jamie? Ivan, sa pahayag na ibinigay ng Maynilad, wala silang ibinigay na eksaktong oras kung hanggang anong oras matatapos yung paglolocate at prepare nila dito nga sa taga sa bahagi ng kalsada ng Salus Road. Pero sabi nila, ang estimate nila, hanggang alas 10 ng gabi magrarasyon sila ng tubig sa 5 barangay na maaapektuhan ng pagsasara ng valve para hindi na tumaas yung tubig dito sa may malalim na butas dito sa aking likuran kung nakikita nyo, Ivan. At kanina, Ivan, sinukat ng mga tauhan ng Maynilad yung lalim nitong butas dito nga sa may bahagi ng Salus Road gamit yung kanilang panukat at lumalabas doon sa panukat ng Maynilad ng mga tauhan ng Maynilad ay lumalabas na mahigit 2.80 meters o mahigit siyang natalampakan yung lalim ng butas dito sa bahagi ng Salus Road, Ivana.
Anyway, sa mga motorista natin, advisory na lang siguro no, na iwasan muna ang bahagi yan para makaiwas sa mabigat na dari ng trapiko. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.